crossfit digong kapag naka-fentanyl. Putang pobreng Pilipino. Putang nyo, wala akong tiwala sa inyo. Putang yan. Ito naman si Digong, dapat gawalang amats. May gabi ka ninyong tanan. May gabi ka ninyong tanan. Ito ulit si Digong kapag naka-fentanyl. Mr. President, kinikitoy mo yung Pilipino. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloyan. Kayang magkagulo. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ito siya, kapag walang amats. Pero si Bongbong, maayong tao, maayong tao. Hala na, anong nangyari sa'yo, President? Anong nangyari? Ba't ganun? Ha? Continue nga natin. Ako, okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung chacha at I am comfortable supporting the President. Ito ulit si Digong kapag meta-fentanyl. There's nothing wrong with the Constitution right now. Ito siya kapag walang amats. Changes in the Constitution, I am for it. Walay problema. Kaya police have a rally, di mo alam kung sino ang sisipo. Si Digong meta-fentanyl. Ang inapigilan mo yung kalukuhan na yan. O si Digong na... Tangin na magka-problema ka talaga sa akin. Bakit po putang ina? Parang pareho lang. Ayun na, sa totoo lang. Ah, mga kamekos-mekos dyan. Ako, sa totoo lang, nalilito talaga ako. Ah, pasensya na po kayo. Nalilito lang po talaga ako kung sino po ba talaga. Sabi nga sa Bisaya, naglibog na yung ko, Mr. President. Sakit kaya kong ulo maguna-una. Totoo, siguro totoo talaga na nakahit-hit ka ng fentanyl. Kasi pag sabi nga ni Pangulong Bongbong, siguro resulta yan sa kagamit niya ng fentanyl noon, 5 years ago. Kaya nagkaganyan si dating Pangulo. Kaya isipin ninyong mabuti ha, mga kababayan, mga kamikos-mikos. Kung isipin ninyong mabuti, pag may time na si Digong maayos yung sinasabi, may time na si Digong nagmumura at sabi nga niya, putang inang yan, may bangag tayo. Putang inang yan, may bangag tayong presidente. Kinikitoy-kitoy mo yung bayan. Tapos ngayon, yung chacha, suportahan ko yan. Wala akong sinabi na adik. Ang sinabi ko, may gumamit. Naku, papatayin ako ni Marcos ngan. Ay ba, iba, ipapatay talaga ako ni Marcos pag narinig niya yung sinabihan ko siyang adik. Wala ako sinabing adik. Naglibog na jug ko sa imuha, Digong. Naunsa naman in taong kalu? Hello! Naunsa naman in taong ka? Unsa man ay mong gibuhat? Unsa man ay mong nainom? Amo man ay resulta sa pag-inom ni mas tubig gikan sa atabay? Lo, advice na ko sa imuha, Lolo Digong, ha? Itigil mo pag-inom ng tubig na galing sa atabay kasi kung naalala mo, last month dyan, binaha kayo. Maka nakainom ka ng tubig galing sa baha. Ako, sa totoo lang, uso kasi sa probinsya, mga kamikos-mikos. Alam niyo yung bomba-bomba na, no, yung tubig. Naalala niyo yung tubig na may bomba-bomba na tinatakalan mo muna, tapos ganyan-ganyan, tapos pag nabitawan mo, tatama dito. Eh, siyempre, naka-dipwell yan eh. Ah, di ba naalala niyo, nakaraan, binahaan nabaw? Ang lalim ng tubig hanggang bewang. So, ibig sabihin, yung tubig sa bomba, na doon nasunop yung tubig sa baha. Di, kung doon uminom ang lolo niyo, ada, kayan ang nangyari na. May bangag tayo. May bangag tayo ng presidente. Ang wala akong sinabing adik. Kaya pag narinig ni Marcos yan, baka ipapatay ako ni Marcos. Yung chacha, oh, kinikitoy-kitoy mo yung taong bayan, pero suportahan ko yan. Ano ba talaga? Ito ah, ulitin ko ha. Ulitin natin. Ito ah, wait lang. Ano, ulitin natin ha, yan.
dito si Digong kapag naka-fentanyl. Mm. Put ang kubring Pilipino. Oh, di ba? Put niyo, wala akong tiwala sa inyo. Put. Oh. Ito naman si Digong, dapat gawalang amats. May gabi kayo yung tanan. May gabi kayo yung tanan. Ito ulit si Digong kapag naka-fentanyl. Oh. Mr. President, oh. Kinikitoy mo yung kinikitoy. Huwag mong gawin dyan, huwag mong ituloyan. Mm. Kayang magkagulo. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ito siya, kapag walang amats. Mm. Pero si Bongbong, maayong tao. Mabait daw si BBM, mabait. Ako, okay lang. Okay. Si Marcos karon medyo maganda. Suportahan ko yung chacha. Mm. At I am comfortable supporting the president. Ito ulit si Digong kapag meta-fentanyl. There's nothing wrong with the Constitution right now. Ito siya, kapag walang amats. Mm. Changes in the Constitution, I am for it. Walay problema. Kaya police naman na rally, di mo alam kung sino ang sisipo. Si Digong may naka-fentanyl. Ang inapigilan mo yung kalukuhan na yan. O si Digong na... Ang ina magka-problema ka talaga sa akin. Bakit po putang ina? Parang pareho lang. Alam nyo, sa totoo lang ito, mga kamikos-mikos sa mga kababayan na matagal ang gising sa pangyayaring ito. Ito na ba siguro yung sinasabi na giango-ango? Ako naniniwala ako nung ano, alam mo yung leader sa anong lugar yon, sa ibang bansa na si Osama Bin Laden na napakaraming clone. Hindi ako naniniwala na itong si Pangulong Duterte may clone. Ango-ango na talaga tawag ana, hindi na gid na clone. Giango-ango na lolo ninyo. Ay, Diyos ko. Hindi ako naniniwala na may clone si Digong. Naniniwala talaga ako na giango-ango. Sa Tagalog version, ha? Ulyanin. Ha? Sa English, Alzheimer. Alzheimer ba yun? Amnesia. Bahala na kayo na humusga. Natutuwa, tawa ako. Ay, nahihilo ako sa iyo, Mr. President. Ha? Ano ba nangyari? Ano ba talaga? Sabi niya, binaboy niyo ang taong bayan. Tapos nung pagdating dun sa Cebu, ayon charter chains, okay sa akin yan. Ano ba talaga? Ay, Diyos ko. Ay, ambot sa langaw, pilaidad sa ok-ok. Pag undang, alam niyo, sa totoo lang, pag mga tigulang na, magtigil na sa bahay, magtimpla na lang kape. Diba? Magising madaling araw, kunting kagaskas, nagigising. Kunting utot, nagigising. Ganyan talaga. Mag-ango-ango na ba? Yung ulyanin na, nag-uulyanin. Hmm. So yun lang yung aking reaction video. Ang hirap. Ang hirap talaga palatag pag natigulang na. Sunod niyan, Mr. President, baka magkumut-kumut ka na ng tae mo. Pero yan lang yun ha. Maraming salamat.